Yan guys, so meron tayong panibagong vlog. Tungkol naman to guys sa preno. Yan. Mga naka disc brake. Yan. So ito Isuzu Sportivo. So kung makita nyo guys sa pre-wheeling yung nandun sa kaliwa. Yung nandito naman sa kanan, yan, matigas siya. So kakagawa lang daw to guys sa ibang pagawaan. Yan. So titingnan natin ang pinakang problema nito ay yung caliper. So papalit tayo ng caliper tapos piston, automatic na yun guys, papalitan natin dahil yun yung nagkakaroon ng problema. Yan. So tatanggalin natin ang tornilyo na yan tapos yung banjo bolt para matanggal natin tong caliper. Yan. So yan yung kadalasan guys kaya nagkakaroon ng problema. Yan. So ito guys, i-share ko lang sa inyo para may idea kayo. Pagka uminit yung preno nyo, yung mga naka-disc brake, pagka uminit, so ibig sabihin na stuck up yung caliper. Yan. So kailangan na parehas lang yung init niya, hindi siya gaano mainit. So sakto lang siya. Yan. So yung slider pin natin, magpapalit din tayo ng bushing noon. Kung makita nyo guys, yung boot, so mali yung pagkakabit, nakalabas yung boot niya. Yan. Kaya siguro napasok ko ng tubig kaya nagkakaroon ng dalawa na tayo dito. Kalawang. So yan guys, hinanginan ko lang kung makita nyo. Pwede nyo rin naman itong ipalo. So DIY na lang. Pwede nyo ipalo ito. Yan, yung ganyan. Hindi na masira yung caliper nyan guys dahil solid na bakal yan. So yan guys, yan na yung boot nya. So mali yung pagkakabit kaya pinasok ng tubig. Kung makita nyo yung kalawang, napuno na siya. Yan. Yan. Kailangan guys na andyan yan. Yan yung naglalak yan. Yan. So yan yung piston. So pinalawang na siya. Konting kalawang lang dyan guys. Malaking problema na yan. So kaya ngayon na magpapalit tayo niyan. Tapos yan kasama yan sa repair kit. So pinalawang na yung pinaglalapatan ng piston. So ito yung repair kit natin guys. Napakamura lang naman yan. Ito yung piston. So yan yung kailangan dyan. So yan guys, ito yung pinakang o-ring nya. So make sure na napakalinis yan. Yan yung paglalapatan ng o-ring dahil kung mayroong kalawang man yan, hindi sa basta-basta papasok yung piston. So kailangan na napakalinis yan. Yan. So kailangan guys, smooth lang din yung pagpasok ng piston. Ganyan natin ang grasa. Pwede rin brake fluid, walang problema dyan. Importante hindi masira yung rubber yung core. So yun guys, napakalambot lang yan. Pinasok natin yung piston tapos sa pag lumapat na saka natin nilalagay yung boot tapos yan yung pinanglock niya guys.
So ang ginawa niya kanina, baliktad yung boot, tapos yung lock nilagay sa gitna. So talagang hindi siya maglalak. So talagang papasok talaga ang tubig. Yan guys, kung makikita nyo. Kailangan na lapat na lapat yung rubber nya. Kasi pagka pagka pinabit na yan guys, lalabas yung piston nya dahil tutulak yan. So talagang gagalaw yung rubber. So kung hindi maayos yung pagkakabit ng rubber, pupuslit lang. So papasokin ako. So kailangan na double check lang. Kasi konting pagkakabit sa rubber. Tapos yung kabila guys, tatanggalin nyo lang naman yung pin, tapos saka na natin mamubunot yung boot nya. So pinubunot lang naman yan guys, nag-stack lang dun sa pinakababa. Bago guys. So, lagyan nyo lang ng glass up. Okay na. So, kailangan na pinapalit namin yan guys para paayos yung kasi gumagalaw din yan. Kailangan makalubutin din yan. Malambot rin. Yan. Ganyan. Pwede nang gamit yan guys. So hindi lang itong side na to guys yung nirepair natin. So isinama ko na rin doon sa kabila para sabay sila dahil pareha silang mali yung pagkakabit kaya kinalawang. So yan, ibiglip pa natin para mawala yung hangin niya. Wala na nakandar yung makina. So dyan tayo guys sa bleeder niya para maging solid yung apak ng preno para hindi siya lumusog. Kailangan yung so kabilaan yung guys para sigurado dahil dalawang piraso rin yung pinagal natin. Kailangan kapilaan tumakasingaw. So ito guys, pwede nyong DIY ito. So itong idea ko na ito, napaka basic lang naman ito. Kailangan nyo lang ng jack tapos tools.
dyan. So, message lang ako. So, ang gawa niyan guys sa balik ng bombahin lang tapos bomba. Habang binobomba binipermis tapos sa kanyo papasimoy bomba Fermi bomba tapos sa maging solid yung breakthrough Fermi bomba ano findings. Subscribe to my channel para makita nyo, para marahin pa kayong malaman sa mga idea ko na i-share sa inyo, para magtulong sa inyo kahit paano, para meron kayong idea sa paggawa sa yung mga merong sarili sa salamat.